Danny, hindi akong pabor sa'yo, ha? Ikaw nang bahala dyan kay Maggie. Huwag mong bababayaan. Ano ka ba? Huwag ka magsalita ng ganyan. 8 taon. Sayang din kasi yun yung 4 na taon na mababawas asistensya ko eh. Kung 8 taon, 25 pa lang si Maggie noon paglabas ko. Malamang may trabaho na siya noon na nakapagtapos na siya. Ano ba? Tigilan mo nga ako sa kagaganyan mo. Hindi ka makukulong, ha? 8 taon din yun. Huwag ka maglala. Noy! Noy! Hahanap ako ng abogado. Yung mahusay, yung magaling. Yung kaya pa ikut-ikuti ng batas. Ha, Noy? Kasala ako. Nagkasala ako. Kailangan kong pagbayaran. Totoo, ma. Ikaw yung mastermind ng pagsunog sa planta. Masagutin niyo ako. Kayo ba yung nagpasunog ng planta? Gagagawa namin yun ni Arturo. Pinagtanggol ko kayo! Sinabi ko sa kanila na mabait kayo, na hindi ito yung mga pinipitang nila sa'yo. Managmukha akong tanga doon! Alam ko, ano man yung nagawa ko? May matindi kaming dahilan. Sila ang unang umapis sa atin. Pinasunog nila ang ubasan. Oo! Oh, totoo yun, Nak! Totoo yun! Sinunog nila yung hanap buhay namin! Gumaganti kayo, Ninang? Yun ba yun? Pinapatay nila ang lolo mo. Walang kalaban-laban, pinagbabarin nila ang lolo mo sa harapan namin, Ninay. Sa sama ng loob, Ninay, natake siya sa puso nung matay. Anak na walan ako ng pamilya. Walan ako ng mga magulang. Kahit kailan, hindi kami nagkaroon ng hustisya sa mga ginawa nila sa pamilya natin at kahit kailan hindi sila tumapak sa kahit anong kulungan para pagbayaran yun. Gusto kong kalimutan lahat ng masasakit na nangyari sa akin noon pero tinakot ako ni Martina. Nasasaktan daw niya ako ulit. Kaya doon ako nagdesisyon, anak. Hindi ako magiging mahina. Uunahan ko na sila bago pa nila ko saktan ulit. Hindi mo maiintindihan ko ano nangyari sa akin kasi hindi mo naranasan. At maiintindihan ko kung kahit na magiging tingin mo sa akin. Dahil maski ako minsan, tingin ko sa sarili ko masamang tao. Pero anak, huwag mo kakalimutan na akong nanay mo. At kahit kailan hindi ako naging masamang ina sa'yo.